Hello and welcome to my show Tick Tock, where we talk about what makes successful people tick and what it took for them to pursue their passions, follow their dreams, and achieve their goals. My guest today has appeal that cuts across generations. He's loved by young and old alike and apparently hated too for his irreverent, funny, and eye-opening insights and observations about Pinoy pop culture, phenomena, politics, and pandemia. Not just written, but also spoken, sung, recited, broadcasted, streamed, posted, and tweeted. Whether he is tackling all the shit that's going down or the topic of shit per se, as he has in two famous Spotlight PH essays, he helps us find meaning in this often intrinsically meaningless, absurdistan of a country and world in a way that makes us feel even just a little bit better afterwards. Please welcome the iconic award-winning writer, musician, MC, poet, journalist, TV host, best-selling author, satirist, pundit, and activist, and endorser, Mr. Lourdes de Vera. Hi, Mirza. Hi, Lourdes. Oh my gosh, nag-work out kaya ito nung pandemic. Medyo trying to lose a few pounds lang. Can I see the ube cheese pandesal? Yeah. Ooh, ube, purple. Hello! Hi, Mirza. Hello. Oh. Kumusta? Ayos lang. Ikaw ba yan? Nakatalikod na yan? Oh. Ikaw yan? Wow. Sana ako. Ang puti ng likod mo. Marami ako, pero actually, kaya ako binili dahil wish ko lang na ako. Ikaw yan eh. Mga pagoda cold wave lotion days mo. Oo nga. Pero ay, Mirza, ganda ng intro mo. Salamat ah. Oo, dami, di ba? Ipapaukit ko yan sa ano ko, sa tombstone. Hindi nga kasha kasi daming awards. Hindi naman, grabe. Diba? Lahat ng field may awards. Sobra. Hindi naman. So yun, congratulations sa TikTok. Uy, thank you. At nagtataka ako, nakita ko kasi roster of guests mo, parang wala kang mahanap, ano, ngayon. Grabe! Scraping the bottom barrel, gano'n. Grabe, actually gusto ko nga kitang maging first guest, pero mm-hmm. Nagkataong nagluluksakan ng mga time na yun. Ay, oo. So, oo. My deepest condolences. Ay, salamat. About the passing away of your mom. Nakita ko yung mga bisita mo, parang ano eh, talaga mga valuable people in society. Mga chef, like mga you. Doctor, mga designer. Diba, dati kang arbiter of society, Metro Society grammar. And copy. Mirza, gumano ko nga? Bakit? Swab test ba yan? Ah, okay. Uy! Parang ako nga. Diba? Bangs, eh. Hindi ako nakabangs. Mm-hmm. Uy, alam mo ba yung TikTok, malapit na iba ni Donald Trump sa US? Oo nga. Mm-hmm. Eh, nakabana na siya sa ano India. Pa yung mga choices mo sa ano? At choices mo ng title for your show? Ano mga pinagpilian mo? Yet another talk show. Ano pa? Yet another. Kasi daming may talk show, di ba? Lahat na may talk show, pati ako. Anong masasabi mo doon? Season's greetings. Ganun. Pwede, pwede. Seasonal, mga ganyan. So, TikTok. Okay. Aha, check nga natin, naka-live ba siya? Oo, yan o. Live 403. Okay. Sa Facebook. So, ako sa Facebook. Ayan, siguro okay. Mga yes. Limang tao lang nanonood sa atin ngayon. Di naman. Sinabi mo na yan sa spot na lima. So, kumusta ng 2020 for you? Masama bang tanong yan? Parang... Oo eh. So, gusto ko ano? Grabe. Gusto ko bawiin yung pera doon sa ano, mga feng shui expert na nagsabi, oh, it's a great, gonna be a great year. Oo yeah. Nga eh. Mm-hmm. Dapat i-guess nyo siya si... Actually, nagtataguyata siya. Ano pa nga? Si Master Hans. Oo, kasi ano eh. Hindi, may defense siya. Sabi, hindi pa naman tapos ng 2020 ah. Ah, okay. Sinabi niya yan mga 2 months ago. Pero ano, anong masasabi mo sa
sunod-sunod na dilubyo. If ano, fast forward to 10 years and then meron ka pang history with Lord. Di ba 10 years, that's enough time to distance yourself and... Oh, isang generation na halos yun. Di ba? Anong ano, sasabihin mo about this time? Hindi natin alam. Yan ang kagandahan sa hindsight, di ba? Parang, pero feeling ko, knowing mga Pinoy, kunyari kakalimutan? Oo, tayo pa. Grabe. Kalimutan natin. Kalimutan natin yan. Kasi magiging busy tayo sa elections. Tapos sabihin mo, depende na lang kung mayroong pro-admin na tatakbo at kailangan kalkalin itong nangyayari. Ano, supposed mismanagement sa mga bagay-bagay. Pero kasi, parang feeling ko, magagawa ng Pinoy yun kasi parang defense mechanism niya ang paglimot. Actually, we have such a short memory as a people. Oo. Alam mo, tingnan mo yun, no? Yung Yolanda, parang a year after niyang, ano, kung hindi pa nga nagkaroon ng first anniversary episode ko, issue ko niya rin yung mga news of public affairs program, yung mga magazine. Makakalimutan natin siya. Considering ang daming namatay nun. Eh, yung actual history nga, di ba? May mga revisionist. Ay, oo. Oh, may mga... Depending on the geographical area, like up north, iba yung history. May mga budget yan. Mga budget? Mm-hmm. So, tulad ng mga nangyayari. Ito, may tanong ako sa iyo, Mirs. Kunyari, editor ka ng Cosmo ngayon. Sino ang una mong ilalagay sa cover? Kunyari, let's say, kailangan mo maglabas ng March issue. Tapos yung mga sumunod. Yan. Sino-sino yung mga iniisip mong ilalagay mo sa cover? March issue? Oo. Yung magsisimula pala yung lockdown. Sino bang mga key people ng March? If, parang kailangan April... Kailangan ba babae? Well, actually, parang these days, kasi inclusivity na, di ba? Mm-hmm. So parang everybody's beautiful, everybody type is beautiful. Hindi na siguro magiging weird na... Although, babae pa rin yung demographic na target market. Mm-hmm. Hindi siguro magiging weird na... Kasi pati trans women, considered women na, di ba? So malamang iko-cover nyo si Francisco Duque na nakahubad. Mga ganyan. Nako. Na ang suot lang ay stethoscope. Si Cynthia Villar na lang. Pwede. Working hard. Oo, tapos sa loob, iba-iba yung mga eksena with Cynthia Villar. Kunyari si Cynthia Villar nasa Baguio. Tama. Cynthia Villar sa Baguio na naputol na yung mga puno. Cynthia Villar sa baha sa Bulacan. Mga ganun. Cynthia Villar sa NLEX, na traffic, mga ganyan. Tama. Cynthia Villar with Lured with abs in a billboard. Oh, dinagdag ko yung endorser, ha? Ano ang mga latest endorsements yung natin parin, dyan? Siyempre, chicharon yung mga Juan. Packed with sarap ng Pinoy. Nung ngayon ay marami ng flavors yun. Oo. Ano, ikaw nagsusulat ng lahat ng copy nun? Hindi, siyempre may ad agency yun. Parang ikaw na ikaw eh. Package mo na yung ano, talent fee. Talent? Baka tinuon nila. Scriptwriter. Hi, Russell. Oh. Hello pala kala, ano? Kala Marsha Gokong Way. Hello. Uy! Hello, Marsha. Hi, Ma'am Liza. Iced tea lang po ito, iniinom ko. Anong, normally, Mir, sa gatong oras, ano ginagawa mo? Ngayong ito. Anong lockdown? Well, nung wala pa to, first few months, teka, parang naging show mo, di ba? Anyway, sorry, first... masanay ako magtanong eh. Nung first few months, sobra akong sad and depressed, nakahiga lang ako sa couch. First time ko na-experience yon. Parang katatonic ako. Oo. And then nung naisip ko to gawin, nagkaroon ako ng, I don't know, diversion, routine. Uh-oh. Ikaw, parang dami mo pa rin, ano, appearance. Ano? From your... Tuloy-tuloy naman yung isang programa namin. Kasama kayo mga matatanda. Parang ang dami. Yung nag-inuman kayo, favorite ng mami ko. Ayun. Oo. Buti na lang, may mga StreamYard, ganyan.
Oh. Tawag dito. Oh, yun tuloy-tuloy siya. Although medyo napahinga na ako nung nagbabantay ako sa ospital. Ako. Oo. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ano, nag-experiment, tuloy pa rin yung nagko-compose kami, nagre-record kami. Meron akong tinayong tinatawag na Nakalayaan Quarantine Orchestra. Oh, ibang banda naman 'to? Oh, mga syempre lockdown, 'di ba? Wala kayong pupuntahan. Oh. Hindi kayo pwedeng mag-ingay. So parang electronic music siya. Okay. So, kung sinong pwedeng tumambay na walang COVID, pupunta doon sa isang lungga namin. Tapos naka-mask kayo? Face mask. Korean face mask. Face mask. Okay. Oh, yung pang ano, O saan mapapanood yung mga i-upload namin siya. Tapos malapit na. Hoy! Hoy! Sino yan? Yung aso anim, ko. Anim pa ba sila? Lima na mata yung isa ka nung sa ano. Oh my God. Oh, damn. Pero hindi dahil sa COVID, dahil sa katandaan na. Oh, ilang taon na siya? In human years, siguro 80 na siya. Mas bata pa rin kay Enrile, di ba? Oh my gosh. So, feeling ko, wala na yung lahat ng aso ko, andiyan pa rin si Enrile. Oo nga. Eh, ang mga halaman, ikaw ang original na plantito, ah. Plantito. May halaman ka na, di ba? Before, actually earlier pa. Wala na? Oh, natigil lang yung bad plant habit ko nung undoy, nung naundoy ako. Nasira yung mga... Ah, hindi mo na tinuloy. Hindi na, oo. Although nagpalagay ako ng mga... Ay! Yung mga bamboo-bamboo, mga ganun. Oo. Oh. Trip ko na yung mga bamboo lang. Mga ganun. Pero yung mga bibili pa ako dati. Oh. Ngayon nga, oh, parang marami nagtatanim-tanim ngayon. Kasi siguro... Sobra! Oo. Oh, to save their sanity. So, ano sa millennial phenomenon? And then, especially during lockdown. Oo. Diba? Oo. Pero alam mo, pansin ko, Mirza, yung mga nagbebenta ng halaman, at least yung sa binibilang ko dati, ang susungit nila. Di ba supposedly? Oo. Supposedly, dapat iniisip mo, parang surrounded ka by all this greenery na parang dapat ang bait-bait ninyo. Marami na bang hate comments? Wala pa. Chincheck ko lang kung ano... Ah, okay. Okay naman siya. Troll. Mm-hmm. Oh, masungit? Oh, masungit sila. Hindi ko nga alam eh. So iniisip ko, baka naman yung ano lang kasi hindi sila pinapasweldo ng maayos. So minsan makikita may amoy nagbebenta, mas masungit din. So iniisip ko, sa yung area ng Manila Seedling Bank na sa likod siya ngayon ng Vertis saka Trinoma. Oh. Yun. Marami doon eh. Para siyang... Para sa tiyangge ng mga halaman, Mears. Oo. Oh. Mm. But ano ah... Considering they're surrounded by so much beauty, luxuriant, verdant beauty. Kasi marami parang, na kilalang pet owner na masungit sa tao. Napansin mo ba yun? Oh, like, oh. Ang sweet-sweet nila sa pets. Oo. Oh. Pero masungit sa tao. Hindi lahat, pero there are quite a few. Malamang iba ron pusa. Aso din. Kaya, ano ka ba? Dog lover, hindi ka cat lover. Dog, oh. Naman, gusto ko ako'y amo, di ba? Yung pusa, ikaw yung sleeve nun. Oo. Mm-hmm. Kunin ko na aso ko, Mirza, sandali. Ah. Sige, para ma-meet natin. Baka kumakain na naman ng basura eh. Wow, parang ako nga talaga yung dudo mo. Uy, sino yan? Si Toto. Hi, Toto. Not Toto. From the band, Toto. And his children. Hindi. Sa mga Ilonggo, ganyan mga Toto. Mga lito ng bata. Parang Inday. Oo, parang Inday. Toto. So, are you in your... Hi, Toto! Mukha siyang ano... Adik. Chewbacca. Sabi nga nila, oh, mainit ulo niya eh. Mainit ulo mo. So, nasa... Ikaw may ano si Kamirs, di ba? Wala. Sa ano, mother-in-law ko. Oh. Sampo. Ano aso mo? Ano yung aso? Iba-iba. Yan.
Meron ka bang mismong may TikTok account ka ba mismo, Mirs? Meron, pero... Nag-aalahari Roque ka ba? Hindi. Yeah. Pinapromote ko lang yung mga TikTok. Mm-hmm. Pero actually, hindi naman siya puro dancing eh. May mga ano rin, information, educational, motivational. Hindi ko palang natupag. Ikaw, parang hindi ko mahanap yung account mo. Meron ba? Wala, wala akong TikTok. Wala. Instagram lang. Oo. Tapos may binuksan akong bagong Instagram account. Mga drawing-drawing. I saw! Ang galing! No. Ang dark. Yan ba nandun? Yung nasa hindi naman. Dark ba? Hindi. May self-portrait akong ginawa eh. Oh my God. Ang galing. So, ang dami. Anong kailan ka nag-start mag-drawing? Ever actually, bata pa lang ako. Yun yung first love ko talaga. Drawing, painting. Drawing before writing. Before writing, oo. Writing, college lang yun eh. Wow. Tapos, nung pandemic, binalikan ko siya. After kasi all parang, these years, hindi ka nag-aral ng drawing or painting? Hindi. Or hindi ka nag-isip mag-take up ng fine arts? Hanggang second year high school, third year high school, inisip ko, fine arts ako pag-college. Oh, tapos? Inabarkada ako sa mga addict na punks, mga taga-Rondo. Di punks? Mga punks, oo. Eh, natuto ako mag-gitara. Sabi ko, magpa-punks na lang ako mag-gitara. Ayan. Tapos, nung college, parang masarap magsulat. So, nagsulat ako. Parang ganun. Ayon sa aking pananaliksik, second year college ka palang nahilig magsulat. Mm. Totoo ba yun? Late bloomer yun, di ba? Years. Kwento naman. You mean hindi ka school paper nung grade school, nung high school, ganyan? Nung high school, school paper ako. Pero okay, editorial cartoonist. Ah, okay. Nagpe-plagiarize ako ng mga Mad Magazine, mga Sergio Aragones na cartoons, mga ganyan. Jingle Extra Hot? Iba yon. Iba yung Jingle Extra Hot. Yung Jingle Super Hot naman, yung mga medyo porno ata yun. Yun nakamali. Oh. Nagbasa ka ba ng jingle, Mirza? Oo. Hindi ako marunong magtugtog, pero meron akong uncle na Tito Boy. Collector siya ng mga jingle extra hot, at saka Mad Magazine. Di ba? Meron akong kaibigan, may banda sila sa States, ang pangalan, Tito Boy. Oh, kasi lahat sila, everyone had in common, a Tito Boy. Everybody, do you have a Tito Boy? Oh, both sides. May Tito Boy ako. Diba? Do you have a Tita Baby? Meron. Diba? Both sides din. Both yung sides mother ko is a Tita Baby. Diba? Ang galing, no? Tita Sabi baby. Ng mga foreigner, why is everyone named Boy or Baby? I guess we're perpetually children. We never grow up. So, are you finish with your two books, yung poetry, tsaka yung Only Rice. Yung poetry Rice. Tapos na, lalabas na. Wow. Only Rice. Anong title ng poetry? Sorry? Anong title ng poetry book? Marka Demonyo. Wow. Lalabas doon sa publishing house na Malapit sa summit. From Pioneer. Pag kumaliwa ka, yun, yung publishing house na yun. And then yung isa. Magagalit si Coco sa atin pag binanggit natin. Akala ko, yung poetry yung UP Press. Tapos yung food, yung letter A. Hindi. Bad. Oo. Sa, yung food, sa letter summit yun. Pero, summit yung food. Oo, summit yung food, yung Only Rice. So. Kailan to? Ang deadline ko, end of September daw eh. Sabi ni Joe. Hi, Joe. Pero ang hirap hirap magsulat ngayon. Actually, tatanong ko nga eh, paano ka, how are you so productive? Because I thought, nung umpisa, kaya ako na-depress. Kasi, parang kung tutuusin, walang gagawin, dapat productive. Dapat prolific, di ba? But I'm so catatonic, I couldn't think, I couldn't do anything. Anong ginawa mo? Or how did you manage to churn out anything?
Nagsulat pa rin ako, pero nung time na namatay mother ko, parang hirap mag-process. Nakakasulat na, pero parang fragments lang. So iniisip ko, baka masyado pa malapit. Siguro kailangan nag-distance muna. Yun, so kung hindi ako nagda-drawing, nag-kuting-ting sa gitara, mga ganyan. I guess it helps na ang dami mong talent. So each talent can distract you from the other. Siguro parang ano lang, mga dabbling-dabbling lang. Dabbling. Daling mag-double, daming double, revenue double streams. Kailangan ngayon eh. Oo. Pero kaya actually, bubenta ko to ng ano, siguro pang ano, pambili ng bigas. Ay, naku, alam mo, sabi sa akin ni Hilda, di ba si Hilda Cordero Fernando? Mm. Love ko yun. She took a painting and then she became very prolific and she sold a lot. And then she said, naku, mas madaling kumita sa painting. Kasi isang oras mo nang gagawin, ang laki nang pwede mong isingil. Eh kung magsulat ka, wala kang kikitain. Tama siya doon. So alam mo nang mag-exceed. Ewan ko, hindi naman ano to eh. Hindi naman seryosong art tong mga to eh. Mga... Ayun din sinabi niya eh. But because it's by you. Wala rin siguro. Natingnan na ba yan ng ano, totoong artist? May mga kaibigan ako, pero feeling ko mga polite lang sila dahil kaibigan sila. Actually, malayo yun pa. Feeling, no. Parang yun mga ano lang ko, na, yung mga extension lang to ng pag-drawing ng titi, mga ganun. Kasi otherwise, diba? Aray ko. Mag-drawing lang ng titi sa walls, maraming titi, ganyan. May maliit na titi, ganyan. Pulang yun titi. Yung first exhibit mo. Mga titi, ano? Ay, hindi, nauna na tayo ni Richard Gomez pala sa titi. Shucks. Oo. Eh, iba yung sa'yo. Eh, 200,000, 400,000 pa yung mga titi ni Richard Gomez paintings. Ayun na lang. Parang balls. But actually, you've been very disciplined about your writing. Haven't you? Parang meron ka bang routine? Merong nag-quote sa'yo dun sa isang blog na parang sabi mo, laziness has destroyed many people's potentials. Like, galing-galing nga magsulat, di naman nagsusulat. Galing-galing nga magpinta, di naman nagpipinta. Alam mo, ninakaw ko lang yung quote na yan kay ano, Epsonil Jose. Ano? Oo. Yan lagi sinasabi niya. Sinasabi niya lagi about certain writers na, kunyari itong writer na to, putang ina yan, ang galing-galing niya magsulat. May insecure ako sa prose niyan. Pero, tamad ang puta. Okay. Sa kanya parang, pala yun. Oo. Pero totoo. Oo, parang marathon siya eh. Hindi siya 100 meter dash eh. Oo nga. So how do you force hindi yourself or discipline yourself to write? Meron ka bang routine? Yun? Isa, wala pa yun. Oh, wala pa yung ganang simula. Wala pang ayuda. Eh, nung ano, nung nag-umpisa ka, or dahil ba yan sa... Kasi mere sagdaryo ako ng 6 years. So whether you like it or not, nasa mood ka o wala, obligado kang mag-hand in ng article in 30 minutes. So, wow. So, good training pala yun. Ano yung pinaka... May mga little tricks naman eh, di ba? Parang, okay, kung basta gawin mo lang, isuka mo muna. At kahit kano ka pangit yung gitna, isip ka lang ng magandang ending paragraph, isang magandang opening paragraph. Mga ganyan. Ganon. That's connected. Oo. Minsan, kala mo, nahirapan. Ah, talaga, may nagluto, ah. Isipin mo, kunyari, kala mo, ito na yung first paragraph mo. Ang pangit ito. Pero sige, tuloy mo lang. Kasi yan baka mamaya mo. O, diba? Tapos hindi na umaandar. Oo. Pero huwag mo isipin na baka yun ang maging first paragraph mo. Kasi later on, mga fourth paragraph mo, isip mo, baka maganda tong fourth paragraph. So, magka-cut and paste, cut and paste ka na lang. Mga madaming ganyan. Little jujitsu tricks. Eh, do you ever, ano, still doubt yourself? Oo, all that time. I can't believe lagi it. Yourself. Yan. How many books have you written? Like, 20? Nine lang naman. Nine lang ba? Nine lang. Paano yung kwento mo sa amin yung self-doubt para we'll feel better naman?
kunyari pag binasa ko ulit yung libro, puta, sinulat ko to, yak, kadiri. Mas makakaspat ka ng mali. Ayan. So, parang ano rin, parang pag lumalabas ako sa TV, hindi ko pinapanood. Talaga? Yun kasi yung ano, karma mo, yung malakas ka man lait dati. Boom. Actually, kaya marami kang na-imagine. Ako marami akong na-imagine na lait. Oo, kasi... diba? Hindi, ikaw, ano lalaitin sa'yo, Mesa? Naku! Model ka ng Pagoda Cold Wave Lotion, eh. Oo nga, sige. Hindi thanks for having me. Hindi ka naman kukunin ng produkto ngayon kung, diba, kung may mga... Get into mga... that. Ganun, pero, believe ka ba sa, ano, saying na daig ng masipag ang matalino? Totoo yan, oo naman. O, ang ending nun, alam mo, ako nakita ko first hand yan kasi nagbibigay kami ng mga writers, yung mga writing workshops dati. Siguro, oh. Almost a decade na rin. Ang daming batang magagaling, Mirs. Sobrang magagaling talaga. Shit ko, ito na yun. Savior of Philippine Literature. May sariling boses, may sariling style. Umibig. Yan. Umibig. Umibig. Ano umibig? Okay pa, gumaganda yung gawa. Isang tao lang ba ito o marami? Marami, Diyos ko. Umibig, tapos nagkapamilya, tapos yun, iba na yung naging concern sa buhay. Sayang. O ba't parang, umibig ka rin, di ba? Naman. Sabi ni F. Chunil Jose, sabi niya, if our writers do not grow old, our literature will always be juvenile, sabi niya. Mga ganun. Okay. Parang idol mo siya. Anong masasabi mo sa mga sinasabi niya lately? Kaibigan ko siya. Moving on. Moving on. Moving on. Ayan. Hindi talaga moving ikaw yung nakatalikod niyan. Eh, gusto ko nga. Pwede kasi yung hair pareho. Pero, ikaw ano yan siya? Eh, di ba? Workout ka ng workout lagi. Nakaka-workout ka pa ngayon? Pag hindi tinatamad. Si Lala Gallardo ang nag-paint nito. Anak ni Celeste Ligas. Yeah. Kilala ko si Lala. Magaling yun. Oo, magaling, di ba? Magaling siya. So, 45 years old ka na nga ba? Hmm. Wala sa mukha, ano? Mukha wala. Ng 55. Pareho lang from before. Oh. Ano actually, yung feeling? Mukha mo akong tito, Mirza. Sa totoo grabe. Lang. Oo. Nakita yung picture natin sa ano mo, sa poster mo. Mukha tayo magtiyuhin eh. Naman. Oo. Laki kaya ng tanda ka sa'yo. Sabi ko mukha lang. Mukha. Anong feeling ng 45? Mukha matanda? Anong adulting na ba? Or titohood na? Titohood. Do you feel talaga like a tito or a Peter Pan? May mga moments sa buhay na, pucha, tito na ako. Hindi ko na naintindihan. Anong mga moments ito? Listening to new music. Naiintindihan ko na ngayon. Anong naiintindihan mo? May mga sounds na. May mga sounds kunyari na, siguro, kung 15 years ago, ma-appreciate ko to. Pero pinipilit ko talaga parang, hindi ko talaga siya masakyan. Supposedly, maingay na music pa to ha. Maingay na to. Pati yung word na sounds. Pero may mga ano naman. Di ba? Ano na bang ginagamit nila ngayon? Sa beats? Ewan ko. Ano pa? How about ano? Sa katawan? Beats, by the way. Can you get out of bed without making a sound? Wala. Oo naman. Wala pa naman ako. Flexible ako kahit ganito ako. Excuse me. Oh. Okay, I will not. Flexible tayo dyan. Mm-hmm. Probe any further. So, anong masasabi mo about... Bunat, you know? Anong masasabi mo tungkol sa ano anti-intellectualism na nangyayari? Parang bumababa ba yung mundo? Bakit parang biglang wala nang nag-aral ng science, lahat na lang, conspiracy theory, never mind the data? Uy, magandang title lang, ano yun ah? Punk band ng punk album yun ah? No, Never Mind the Data. Oo. Oh, kasi meron the, yung Sex Pistols, di ba? Never Mind the Bollocks. Oh. Never Mind the Data. Oo. Oh. Oh. Di ba? Anong nangyari? Depende naman kasi.
Lagi namang merong ganyan, Mirs, amplify lang ng ano. Ng social media? Oh, na-amplify. You mean dati nang bobo yung mga tao? Grabe ka, harsh mo naman. Talagang bobo talaga. Hindi naman, sorry. O parang di lang nag-iisip. Is there like, is the critical thinking waning or there never was? Yung mama na ano, matagal lang naman iniwala na may nag-cleanse talaga ng mga sugat ng gas. Ng kerosene. Oo. So, kumbaga, conviction niya in that statement. Hindi yun mag-isa lang. Hindi siya nag-iisa. Maraming gano'n. Nagkataon lang na meron siyang malaki-malaki mikropono, metaphorical microphone. Kaya parang, my God. Pero may isang, maraming sektor na lipunan ng ganyan mag-isip. Na okay. Tapos na-amplify lang, kunyari, siguro tinatanong mo na paano tayo napunta sa point na ang leader ng pinakamalaking military power sa mundo ay hindi naniniwala sa mga doktor, hindi nagpe-face mask noon. Tama. Gusto ipaban yung TikTok. Naniniwala siya na pag-inom ng bleach, mga kapatay doon ng virus, ganyan. Na ito all be over by spring, mga ganyan. Paano tayo nag-evolve sa ganun, no? At bakit naniniwala ang madami? Correct. I mean, di ba sabi nila, if you don't find the clown funny, stop going to the circus or something like that. Bakit ang dami naniniwala? Apropos to that, may kasabihan din. If you can't dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit. Parang ganun. Yan, ang theme of 2020. Sabi nila, hindi, parang ano, may ibang mga political analysts na nagsasabi na sa isang demokrasya, it is bound to happen sooner or later. Really? Diba? Imagine, ang isang sibilisasyon, kultura na gaya ng, kunyari, Germany, who gave us Mozart, Beethoven, the great philosophers, etc., etc., ay pinamuno ng Sir Adolf Hitler. Oh. Later on, nung nasira yung Berlin Wall, ang biggest pop star sa post Cold War era Germany was David Hasselhoff. Yes. 'Di ba? So, parang ganun lang eh. May least, cycle siya talaga. We have Angela Merkel. Oo. 'Di ba? May Angela. O na isang scientist. Oo, ma. Scientist siya. So, cycle lang ito. Cycle yan. Sooner or later, oo, merong vicissitudes ang isang demokrasya na magkakaroon ulit ng isang parang gano'n din. Na hindi ang the complete opposite of Angela Merkel. So, anong cycle natin? From people power? Sabi nila, ang tendency natin, why are we regressing so badly? We tend to vote in office absolute polar opposites. Opposite. Oo. Kunyari, ang boring-boring nung dati, boring nito. Di ba? Parang boring yan lang. Ganyan siya magsalita. Ganyan siya mag-speech. Magganap tayo ng ano, yung matatawa tayo, yung controversial lagi. Yung mapapagod yung newsroom dahil every little bit na sinasabi niya, maraming pwedeng puntahan na storya, mga ganyan. So, ang diagnosis, ang prognosis naman ng iba, baka ang sunod natin magiging presidente ay yung babaeng conservative na mga ganyan-ganyan. Mga gano'n lang, example. Dolores Umbridge. Ganon. So, kung cyclical siya, bilang historian. Hindi yung historian, ha? Oh, okay. Bilang history buff. Bilang history buff. Anong na-foresee mo or anong pwede nating matutunan from the past? Or never tayo natututo? Never pa. Walang katuto-tuto. Oo. Pero ito 'yung lagi sinasabi ng iba, no, na work in progress pa rin tayo eh. Ang tagal natin. Hindi matagal, considering
completely naging independent naman tayo 1946 lang eh. 'Di ba? So we are a very young nation. Oh, compare mo yung kunyari sa demokrasya ng Amerika na ilang daang taon na. And yet may Donald Trump sila. Oh. So parang work in progress pa rin tayo. Ang mag-benefit nito mga nangyayari sa ating kasitan, mga struggles ng mga tao, baka hindi pa henerasyon. Oh, baka siguro mga ano si Enrile. Oh, yung henerasyon ni Enrile siguro yung makakita pa niyan. Forever and ever, amen. Sobrang well read. Hindi How naman. Daming libro. Props lang paano yan, ka, no? Paano ka naging reader nung bata ka? So, for those who don't know, and I'm sure everybody knows, ang dad mo was a policeman. Correct. And then your mom was a pianist slash... Teka. May Twilight ako dito eh. Aba? Binasa mo rin yun? Hindi pa. 50 Shades. Wala ako noon. Ayoko ng mga bastos eh. Hindi ko mahanap yung Twilight, tsaka na lang. So, policeman and pianist. O nga pala, nagpapasalamat ako kay ano, kay Mr. Season. Mr. Season of book sale, my dad. Of book sale, oo, Diyos ko. Kundi dahil sa kanya, matagal na ako nakulong for shoplifting from National Bookstore. Oh my gosh. Kaya ka unang alos lahat ng writer na kahinerasyon ko, sino, yun, puro lahat kami laking book sale. Dapat yun na magkaroon ng laking may discount card rin. Sir, meron ba kayong laking book sale card? anong taon ka unang pumunta sa book sale? At anong mga binibili mo? School. Comics muna. Anong yung branch? Mga, wow. Sa Mayro Stans, Cubao. Wow. Yung katabi ng Goldilocks. Meron akong 50 pesos. Yung may portion doon nakalaan sa comics. Tapos yung matitira doon, pambibili ko nung caramel popcorn na may peanuts. Alam mo yon, Mirza. Oo, sasyang. Pag may 100 pesos naman ako, manunod ako sine. Tapos bibili ako sa Mango Brutus. Yung 25 pesos mo, may shake ka na at may burger ka pa. Hindi ka tas fruit shake, Mango Brutus. Ano yung sinabi mo? Hindi ko yata alam. Atas? Ay, hindi mo alam yun. Atas. Anyway. Oh, pang mayaman ata yun. So, anong librong binibili mo sa book sale? Comics? At ano yung mga choose your own adventure? Wala pa sa book sale nun. Ah, okay. National talaga yun eh. And paano ka naging, sino nag-cultivate ng reading? Sa'yo, marami ba kayong libro sa house? Or? Oo. Ang mga grandparents ko ay mga teachers. Kaya? Mga teachers. Tatay ko nagbabasa ng dyaryo, ganyan. Tapos mga, ano pa binabasa nun? Mga dyaryo nga lang ata, mga police manual, mga sa police manual. Mother ko mahilig mag mga ayun yung mga Women Today, ganyan, mga mod. Magazine, minsan magdabobore ako, binabasa ko rin yun. Where to find the G-spot, mga ganyan. Dapat pala nagka-column ka tapos, sa Cosmo. Oo. Tapos, later on, nung nakikita na yung mga, nakikinig ako ng mga metal, mga ano, bumibili siya ng mga, nag-uwi siya ng mga magazine, ng mga metal maniacs. Wow! Tawag yung term niya, metal maniacs. Metal maniacs. Mga ganyan. Sa book sale din galing. Libro, ang entry point ko sa libro, mga horror books. Yan. Wow. Mga Stephen King, okay. Mga Clive Barker, mga compilation, right, ng mga horror. Mas and yun talaga horror. In fact, karamihan sa mga comics na binibili ko noon ng mga Tales from the Crypt. Hindi ako mahilig masyado sa mga superhero, Mirza. Talaga? Oo, mahilig ako sa mga yun, mga splatter gore horror. Wow. And then yun, kaya ako naging ganito siguro. Anong language ang ginagamit niyo sa bahay? English or Tagalog? Bisaya. Tsaka Tagalog. Bisaya. Okay.
Sinisigawan ako ng nanay ko sa Tagalog. Ah, Bisaya. So, paano ka gumaling sa English from reading? From reading lang, siyempre. Oo. Year. Actually, in the 70s, I think, most people had a better command of English. Don't you think so? I think the... Depende. Siguro, instruction was... kung conversational English, mas marami siguro ngayon. Pero written, iba yung quality. Yeah, talagang may deterioration. O, minsan, pag nagre-research ako sa mga lumang dyaryo, my God! Ganda-ganda ng prosa nito. Tapos sa maliit na ano lang, oh, parang tabloidish kunyari na publication lang. Oh. Oh my God! Papatay ang publisher makahanap ng gantong writer ngayon. Oo. So, ngayon, mid-decline. Ikaw, then, ano yung mga ano? Ano yung entry point mo sa pagbasa? Hindi ko na masabi lahat. My Laga God, ano pa na may-ari ng book sale? Wala pang book sale noon. Wala pang book sale. Tinayo yung book sale, ano na ako, high school na ako. But pwede I was bang, always in the pwede library. Pwede ka bang kumuha ng kahit ano? Ha? Huh? Oo. Pwede ka kumuha ng, wow. Kasi yung unang warehouse was our living room. Mm. Bago siya nagka-warehouse. So kahit ano talaga. So lumaki ako talaga sa lahat ng magazine at lahat ng klase ng libro. In fact, before nagkaroon ng outlet, we would sell books through catalogs. Tapos ako yung gumagawa ng catalog. Ako yung gumagawa ng mga synopsis. 12 years old pa lang. Ano yung visual mix? Visual yun mix. Yung name ng company that launched books. Okay, back to you. Kasi before book sale, may stores ako ba akong pinupuntahan nun para bumili ng comics. Yung sticker nakalagay, visual mix. Oo. O, naalala mo. Naman. Galing ng pangalan eh, visual mix. Oo. Bakit visual mix? Because it's a visual mix. Actually, before nagka-book sale, my dad had a photo studio / small ad agency. Mm-hmm. So, it was a very visual mix. Okay, back to you. So, sabi mo, si Ophelia Di Malanta. Oo, yun. Oo. Inspire sa'yo maging writer. Kwento mo naman yan. Second year college ka lang. Oo, yun yung isang sa mga klase na life-changing talaga. Oo. Yung ano parang, niya? Where have you been all my life? Yung paano parang, nangyari? Anong class? Nag-enroll ako sa bagong-bago pa nun eh. Parang elective sa creative writing. Oo. Elective lang siya. Hindi siya kasali sa course mo. Parang bagong-bago pa lang siya kasi noon eh. Okay. Bagong-bago lang siya. Tapos, medyo takot kami sa kanya kasi si Dean. Oh. Tapos yung first 5 minutes lang ng klase, my God, para kang pumasok isang cathedral of light. Wow! Oo. Na parang, ang tanga-tanga mo dati. tapos, yun, parang yung first class pa lang, alam mo na yung gusto mong gawin sa buhay. Wow! It was one of those things. Na parang, what did she say in that parang, first parang class? Ko, kahit hindi ako marunong magaling magsulat. Gagaling ka? Hindi. Gagawin ko pa rin siya. Kasi parang masarap siyang gawin. Wow. So, ganun siya ka-inspiring. Ganun sinasabi ko sa mga kids. Nagsisimula lahat sa love, sa pag-ibig. Wow. Kasi kahit hindi ka magaling, kung mahal mo yung ginagawa mo, doon siya magsistart. Kung love mo siya, ginagawa mo siya lagi. At pag ginagawa mo siya lagi, magaling ka. Huhusay ka. Kung huhusay ka, eventually, pagkakakitaan mo siya. Parang ganun. Parang ano, yung sinasabi ng Japanese concept ng ikigai, alam mo ba yung ikigai? Parang ganun. Parang isa sa fundamental circles on is what you love. So how many percent for you is inherent talent? Or is there no such thing? Walang ganun. All skill? Wala. Or early inclination? Hindi like may mga child prodigy, di ba? May early inclinations? Sabi nila, Mirza, ang mga child prodigies daw only applies to certain disciplines. Kaya rin like mga... Art, music. Music, math. Music and math, mostly.
wala namang pinapanganak na magaling magsulat, di ba? Kasi iba rin yung pagpuproseso ng salita. Talaga? Ganun. Art? Drawing? Siguro. Meron siguro. Pero... So for you think na na-hone lang siya because of, ano, Professor de Malanta and her inspiration? Hindi hone eh. Mas yung spark eh. Spark talaga. Oh, hone din. Kasama rin kasi yun. Kasi parang... Or the hone came from your own. Kahit nung hindi na ako estudyante at magkatrabaho na kami, boss ko siya, yung maliit na usapan lang na nakwentuhan lang, parang you always walk away more enlightened than you were, let's say, an hour ago. May ganun siya. Wow! Galing naman. At considering nanonood siya ng ano, mga teledrama sa ano, mga teleseries ABS-CBN. Nanonood din siya ng mga ganun. And ngayon, you are doing that on a bigger scale. Di ba? When people watch you, when they watch your shows, they walk away. Kabalik ka rin ata. Parang kabalik ka rin. So you think if people just, you know, sumikap lang sila na i-hone yung skills? Oh, alam mo, sa isang art school sa New York, may nakasulat sa wall nila. Parang translation siya ng Roman saying, parang not a day without a line. Wow. For sa art, parang every day dapat may... Kumbaga sa pianista, di ba? Wala namang pianista na pinanganak na magaling. Parang ang binabayaran mo kanyang sa isang classical pianist, hindi naman yung performance niya doon sa loob lamang ng isang oras, yung nung date of performance. Kundi culmination niya nung 8 hours a day ng mga training niya. Practice. Yung hindi natin nakikita. Okay. So, yun ang love, Mirza, di ba? Oo. Yun ang love. Eto pa, Diyos ko. Si LeBron James, may event noon sa ang Nike sa Araneta. Oo. Or sa MOA ba yun? Siguro nag-end yung event ni LeBron, mga 10 o mag-11 na ata. So sinarado na nila, no? Pero my God, Mirza, nag-stay si LeBron James. Para mag-practice? Pagkatapos siya maglaro ng 2 oras. Grabe, wow. No? Tapos magtataka ka. Ayun, parang hindi naman siya gagaling na... Oo nga. Kakaang-kaang lang siya. Wow. So, araw-araw mo, piniflex lahat ng ano mo. Writing muscle. Writing muscles. Muscles. The muscles. Ayun, the muscles. Galing. Kaya mo magsulat na without drinking? Uy, hindi ako nag-drink habang nagsusulat, ha? Di ba? Kala ko mala Hemingway ka. Alam mo, myth din yun. Oh. Oh. Like kasi ako, hindi ako sinasabi niya noon, di ba? Hindi ko alam sa kusin. Eating boy bawang. Kasi I have to chew. Seryoso? Oo. Talaga? Kung hindi ako ngunguya, hindi under yung mind ko. Hindi under yung fingers. No, ang galing. No? Galing. Or baka excuse din. Parang kaladala. Oo. Excuse din lang yun. Like, I always assumed na umiinom ka while writing. Hindi. Hirap yun. Ano lang, ano lang? Marijuana, hindi, biro lang. Hindi. Kape. Anong ano mo, writing? Hindi rin ako makape. Wala akong ganun. Writing ritual mo, pakwenta naman. Wala akong ganun. Wala? Wala akong ganun. Meron akong... Like si pero, Jessica, 1,000 words a day. Anything. Pwede, oo. Ikaw, ano? Nung sa dyaryo noon, ginagawa ko yun. Eh, kasi trabaho mo. Trabaho mo. Ngayon, meron ako notebook. And then? Hindi siya, di ako, I'm not sure kung ako 1,000 ano ko a day, pero notes lang. Kaya may naisip ka na magandang line, magandang image, sinagay mo lang din. O, tapos ngayon, meron ng, alam mo, kailan ko lang na-discover yung notepad. Yung notes. Oo nga, sabi mo. Notes sa iPhone. Oo. Notes sa iPhone, parang, ah, okay. Okay pala to, ah. So, basta mag-backup ka lagi.
baka manakaw. Nagbabayad ako sa cloud, 1 terabyte na ako. Big oh, diba? Time. Oo. Ikaw, nag-notebook ka ba? Ako, hindi nga eh. Kailan mo pinuput together para maging libro? Anong inuuna mo? Pinipitch mo muna para mapilit akong taposin? Or gagawin mo muna yung book? Tsaka kunyari, pag poetry, oh. Kailan matapos mo na yung manuscript? Well. Oh. Tapos minsan titignan mo, no? Pati titignan mo, my God, naisip ko to. Ang stupid nito, no? Pero ang dumiting ko siya. Kasi may naniwala. Siguro may nabola ng gandang lalaki ko. Oo. Hindi, anong book ang longest time ginawa? Yung novel? Novel, actually, mabilis siya. Kala ko 10 years yung novel. In the main. 10 years yung the whole conceptualization. Pero pag upo ko sa kanya, siguro mga 4 months. Mabilis. Pero wow. Super tutok talaga yun. But saka this yung, is, meron kang mga show, meron kang regular work. Wala pa ako sa TV na to. Meron akong grant noon sa NCCA na for 1 year. Pero yung grant na yun, 150,000 pesos. Oh, pero that was for another book. Oh, galing. Para sa isang poetry book 'yon kasi contest 'yun eh. Nanalo ako sa category ng poetry. Wow. So napabayaan kayo poetry book. Ginawas kayo novela. Naubos yung pera. Naubos, sa dugo ko na lahat 'to. Yeah. Alam mo, Mirs, 'yun naman kunyari yung sa novel. Gumawa ako ng trick para sa sarili ko. Ano? Kasi hindi ako wala akong hilig sa computer games. Never ako nagkaroon ng PlayStation sa buhay ko. Pero ay Owen Santos, ayan. Nagkaroon ako ng nabili ko sa piratahan yung computer game na pangalan The House of the Dead. Oh, The House of the Dead. Ayan si Isa Liton, matapakasipag niyang batang 'yan. Oo. Ay Isa. Mentor ko yan. Mentor, mas matanda ka dyan, di ba? Salamat! Hosting! Hosting, oo. Hosting mentor. Pro yan. Nakatrabaho kayo si isang galingan yan. Bait pa. Tawag dito, yung game. Reward mo. So, nung nilalaro ko siya, parang okay ito ah. Okay, okay pala ang computer games. Hindi ko nakakita kung bakit hindi ko siya nilaro dati. So, ginagawa ko, magtatapos ako isang chapter. Kailangan matapos ko isang chapter para mag-play ako ng isang stage ng game. Wow. So, dahil doon, natapos ko yung novela. Tinrick ko lang yung sarili ko na parang parang carrot on a stick method. Ah, okay. Yung sa iba? Well, yung spot essays naman, kasi kinukulit ka namin, kaya nagkakaroon. Oo, masaya yung spot, actually. Post. Masaya yung spot. Oo. Dahil yun, one of those, tama. Alam mo bakit? Ang hirap kasi sa pag online, tas may comment section agad. Hindi kayo ng printed, di ba? Parang daming lalalait eh. Si Michi Kalika Soto. Hi, Michi. What was your first job? Reporter ako sa Today. Diyaryo ni Teddy Boy Locsin. First job. Pero actually, college ko lang ako. Nagko-contribute intern ka doon, di ba? Ha? Intern ka doon. Intern ako. Pero ang weird. Kasi habang intern ako sa Today, pinag-aaral ako ng Inquirer ng college. Alam ba nila? Alam ba ng isa't isa? Namamangka ka sa dalawang diyaryo? Nalaman ng mga taga-Today a week after ako nag-start mag-intern. Kasi nilabas sila yung picture ko. Inquirer announces scholars for a year, blah, 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 blah. Hi, CJ. Yun. Pero kasi free hiring naman sila. So, kaya may excuse ako. Yun wow. Yung first job ko. What did you learn from being a reporter? Besides the daily discipline, that alam has mo, helped you with your future writing. Bago pa ako maging writer, hinayaw ako as writer, di ba?
Ang unang pinagawa sa akin ni Eric Ramos. Hello, Eric Ramos. Pinag-file lang ako ng pictures. Sa library? Sa library. Ito, kalat-kalat kasi. Kalat-kalat yung mga Manila pictures. Times? Sa Today. Sa Today. Today was Eric Ramos. Oh, siya yung entertainment editor nun. So parang mag-file ka muna niyan. Hindi ako maangal, ha? Actually, ginawa ko siya na hanggang parang after 6 years, kapag may kailangan hanapin na larawan, pag may kailangan hanapin picture, alam ko. Kasi ako nag-file nun. Oo. So, tinuruan ako ng humility. Na parang, oy, hindi ka pa magaling magsulat. Mag-ano ka muna. File ka muna. Oh. Diba? Starting 5 ka agad? Hindi. Mag-file ka muna ng picture. Ganun. Tama si Gemma Batoon, write in white heat, edit in cold blood. Hi, Gemma. Habang nag-i-edit ka, habang nagsusulat, hirap. How about, nung reporter ka na, ano yung pinaka-unforgettable article na ginawa mo nung reporter ka? Or sobrang dami? Ano ba yung beat mo, news? Hindi, sa ako? Sa lifestyle ako. So, mga features ang ginagawa. Sinong mga pinaka? Mga mahaba. Tubing April Boy Regino profile. Ay, for Flip pala yun. For Flip yun. Flip. Sino ba? Mamaya, maisip ko. So, anong advice mo sa mga, well, millennial writers starting out who may not, there are no more pictures to file now. You can Google all the pictures. No. But what is your advice for them who kind of want things to happen faster? Or like, it's not always about you. It's not always about you. Kasi pansin ko, dahil ang training ng karamihan, lalong-lalo na yung mga gumaga ng features, nag-start sila sa mga blog nila na inevitable naman. Of course, you write from your own point of view. Diba? Doon ka nagsistart. Pero minsan, may mga nasanay na yata sa ganun, na yung perspective na ng kwento, ay nagagawa-interest sa mga right. Oo. Na pwede sigurong i-disciplina pa ng konti. Do you recommend studying writing? Hindi rin. Alam mo, Mirs, sa dyaryo namin nun, yung mga magagaling namin, mga editors, mga writers, hindi naman graduate ng journalism eh. Oh. But they learned on the job. Oh. Swerte kami siguro sa USTE kasi halos kalahati ng curriculum namin may literature or may kinalaman sa literature. At ang gagaling ng mga literature teachers namin. So parang maganda siyang complement. Nagturo ka rin, di ba? Yes. Saan? At ano? Sa Lasal. Anong tinuro mo? Nagturo ako sa De La Salle University ng pagsulat sa media, film appreciation, believe it or not. Aba. At ano isa? Pop culture. Oh. Saya. Wow. Hello pala sa mga kanya. Hi, Mario Limos. Hello sa iyo, sir. Mario, masaya yung klaseng yun, Mirs, kasi. Anong klaseng teacher yung ka? Yung De La Salle. Kupal. Hindi siya. Bakit masaya? Masaya ba? Sabi mo masaya. Hindi ko evaluation, outstanding daw ako, sabi ng mga estudyante. Kasi, yung huli kong tinuruan, film appreciation, nanonood kami ng pelikula talaga. Tapos, pag mayroong crucial point in the film, kunyari, ang una kong pinapanood sa kanila ay kisap mata. Wow. Kasi hindi ko makapaniwala, nag-graduate na sila, wala pa silang Pinoy movie na classics na napapanood na yung hardcore talaga. Considering meron silang mga... Pixelion. Oo. At Mike De Leon, director nun. So yun yung pinapanood ko sa kanila. Nawasak sila na
Sabi din mo, sabi ko 1981 na 1982 pa yung pelikula lang yun. So nawasak sila. Yun, pop culture. Would you believe? How do you even teach pop culture? Ah, mas madali sa akin 'yon. Mas madali sa akin. Meron naman silang ano, meron silang may syllabus ba 'yan or kung may, ano lang? may syllabus akong tinake after mga teachers before. Tapos tinignan ko, tapos ilagyan ko rin ang sarili kong kunyari may mga Marxist readings, kunyari yung kanilang pop culture studies. Lagyan ko ng mga sarili-sariling eklat. Eklat. Kunyari, hindi pa masyadong kilala yung Buduts, tinuro ko sa mga, pinapanood ko sa mga estudyante ko yun. Oh. Yung Buduts. Tapos, sabi ko, guys, tinignan niyo yung number of views. Millions na, Mirza. Oh. Millions ang nakanood sa isang Buduts video. Pero hindi pa alam ng mga taga-Maynila. So what does it say about Imperial Manila and yung groundswell ng ano? So merong mga realidad na hindi natin alam na totoong-totoo, very palpable sa ibang bahagi ng mapa ng Pilipinas, di ba? Wow. Eh, yung nangyayari ngayon, anong ano? Ito pa, Mirs, isipin mo. Nagturo ako ng pop culture, di ba? So meron akong sinabi na yung reaction to parang art movements as reaction to previous art movements, kunyari. So binanggit ko yung grunge. Parang grunge. And after grunge. 90s grunge. So binanggit ko yung grunge. Nakatanga lang sila. Kasi di pala lang, hindi nila alam kung ano yung grunge, Mirza. Iniisip ko, puta. Sinabi ko, puta, matanda na ako. Maski music. Through music, wala silang intro. Alam nila yung mga Nirvana, pero hindi nila alam collectively yung grunge as a aesthetic movement, as a pop aesthetic. Tapos sinanong ko sila, ano year ba kayo pinanganak? Putik, 92, 93. Nga naman, baby sila noon, di ba? Eh, kahit so, na, kahit tayo, alam natin yung 60s, 50s, pre-internet pa yun. Anong source natin of, what's our point of reference? Movie siguro. Pero, nung college ba alam na natin yun? I think mass media was the most common way of learning about those eras, di ba? Like, kahit 70s kids tayo, alam natin yung life ng 50s, 60s. Baka sila, wala silang source of, but how can that be? It's the internet age. Or walang okay. Or maybe kasi filtered na yung consumption of information, right? You go on the internet and then you choose what you want to learn about. We watch TV, no choice, kung ano yung palabas. Ano yung unang-unang bagay na sinearch mo sa World Wide Web, sa internet? Kumaalala. Nung unang-unang nakita mo, kahit ano pwede ko hanapin dito? Meta-crawler pa lang noon. Kaya nga, ano yung unang sinerch mo? Hindi ko maalala, ikaw? Sa opisina namin, porn. Pamela Anderson. Oh my God! Wow, ano Pamela Anderson. Anong gumabas? Si Pamela Anderson. Wala pang Google image. Wala pang Google noon. 20 years i-load yung image niya by pixel. Mga Alta Vista pa yun eh. Alta Vista, Lycos, mga ganyan. Ilan ang beret mo? So, paano nag-start yung Lourdes de Vera look? Siguro ilan mga... May 100? Wala naman. Wala pang 20 yan. Wala pang 20. Kailan ka una na siguro mga 2005. Hindi, before that pa. Nung nagbabanda. Ah. Oh. Yan ba yung glasses mo na sobrang mahal na napabili ka dahil ang ganda ng sales girl? It's a mega mall. Nilipat na si ano, yung doktora, nilipat na raw sa Rockwell. Para yung nagbenta sa'yo? Ha? Nilipat na raw. Bumalik ako eh. Sa Rockwell na raw.
Oo. Maganda. Ilan ang salamin mo? Mga lima siguro. Actually, lima. How about suits? Dami suits, meron ang mga 9 ata. 9 lang yun, parang laging bago. Dahil sa permutations kasi ng tie, permutations ng shirt. Are you a male fashionista? Naman, di ba? Hindi ba halata? Pero parang may aversion ka to the term, di ba? Like in your songs and essays. Parang negative light yung pag-portray mo ng fashionista. When you yourself are a clothes horse. Clothes horse? 9 lang yung suit ko. But still, wala, you take... Wala ka. Diyan ba napupunta yung pera mo? Or saan ang pinakamagastos for you na? Where does your money go? Fashion? Food? Equipment? Instruments? Instruments. Oh. Instruments. Although not as bad as my other friends. Yung mga kaibigan ko talagang may tinatawag silang gear acquisition syndrome. Wow. Bibili sila na hindi nila kailangan. Na minsan natitempt din ako mag-ganon. Like anong? Mga pedals, normally. Mga wishlist, okay na ako. Okay na ako. Hindi ka napapa-online shopping ngayong lockdown? Plaka pala, Mirza, sa plaka. Okay. Mahal kasi ng plaka eh. Grabe yung collection mo ah. Ilan mo na yan? Pero sasabihin mo lang na, last na to. Tapos after a few weeks, last na to for this month. Sunod niya magtatayo ka na ng bar para ma-house yung collection. Ayoko. Baka pumunta pa rin mga taong hindi mo gusto eh. Diba? Okay, so na yung maliit. Tapos, kayo lang ang tropa mo. Ganun. So, how do you, parang you're a good example of somebody fiscally who's fiscally responsible. Ganun. Fiscally responsible and earning well. An artist who... Hindi naman earning well, grabe ka naman. Ang paslupa pa rin ako. Endorsements eh. Tumatanggap ako ng mga ayuda na sardinas, mga ganyan. Anong requirement mo pag, if you're approached for an endorsement, do you reject any na tingin mo off-brand? Hindi naman off-brand. So far yung mga... Like whitening? Wala pa. Obviously, walang ganun, di ba? Tatawag dito. Yung mga... May normal... As a... Yung mga ina-add sa social, nagpapa-add sa, ano man term doon? Sa social media? Ano? May mga, oy, punta ka sa parting to, ganyan. Okay. May launch yung ganito. Tapos, ibigyan ka namin yung ganito. Oo. Kasi nung nalaman ko magkano, kasi hindi sinabi ko magkano eh. Nung nalaman ko, nung sinabi ni Sabayton, hayop na yon, na tumambay lang siya ng isang oras doon, ang laki nang nakuha niya. Wow, tapos nag-post lang siya with the product. Lucky pala. May tinanggap ako yung Tamiya. Oh. Na pinupost ko. Kasi ano yun eh, parang childhood. Isa sa mga ano yun eh, yung pinagkaitan ka ng kabataan mo. Mga tamitan nila. Gusto mo naman. Oo, gusto ko siya. So pag hindi mo gusto, bawa, bareta. Uy, kailangan ko yung mga bareta na ganyan. Kasi dapat araw-araw tayo tumatanggap ng labada. Labada. So to speak. Pero hindi nga, do you reject endorsements na... Wala pa naman. Kasi offer. Feeling ko yung mga lumalapit, yung mga nag-offer, parang alam nila na pasok yung gandang lalaki mo dito. Oo. Ano usually yung mga... Ano usually so yung mga keywords? Ang unang-unang endorsement ko, Alak. Tanduay? Ay. Tanduay Ice, oo. Oh, parang yun bakit kaya? Yun yung may abs.
Oh, pero yung abs parang next wave na ng ano yun eh, nung pagdata. Yung una nun parang bakit masarap ang bawal. Tapos may sarili kong tent. Yung talent, may yung main talent, may sarili kang tent. May aircon, sarap ng pagkain, may sarili kang buffet, ganyan. Pero, yung mga magagandang models, nandun sa hiwalay na tent. Sabi ko, nagsisiksikan si Laura, sabi, hindi ba bilang head talent, pwede ba silang imbitahan dito? Para? Oh, ano nangyari? Wala. Wala? Nga nga. Hindi sila nag-join? Nga nga. Nga nga. Oo. Oh. Nga nga. Oh, tapos sinundan yun ng kape, candy, tosino, pero laging mo yan, parang may lurid twist. Ano yung ano, may irreverence lagi or parang patawa. Patawa. Oh, may ganun. Ano yung parang, ano? Yung parang tinatamad magsalita. Ayan. Ano yung pillars ng lurid brand? O, di ba? Irreverent. Humor. Tinatamad magsalita. Parang ganun. Alam mo ba, may ginawa akong ad dati para sa isang gamot. Oh. Parang may DJ na very shrill, kunyari. Tapos, sakit sa ulo, no? Minum ko na lang ng ganyan. Tapos yung parang flat na flat yung delivery. Tapos, may lumabas na competitor, tinawagan ako ng ahensya. Tapos tumawag sa akin, Brad, bakit ka bumose sa ganyan? E, competitor yun ng ano. Sabi, hindi ko alam, wala akong ginagawang ganon. Nung narinig ko yung ad, ginaya yung boses ko. Oo, tinext kita noon. Para sabi putik. Ano yun? Sa pinakinggan ko, butang na ako boses ko nga. May mga ano naman, kunyari, Mears. Kasi yung voice mo, alam mo yung voice mo, dinescribe ng isang common writer friend natin. Common writer friend. Boses pa lang, orgasm na. Sabi niya. Ang baba ng standards yun ng orgasm, eh. Sabi niya yun. Hindi ko na siya yung name. Pero, saan sila nag-adapt ng kaboses mo? Clue, magaling siya magsulat. Magaling magsulat. Huwag na, may asawa na eh. Okay, next lalaki. Time. I won't say. Lalaki. Meron naman nangyayari. Pinapunta ako sa isang ano, isang studio doon sa Mile Long. So pagdating ko doon, ito yung commercial, ito yung copy. Gusto namin basahin mo as is kasi peg namin yung boses mo. Oh. So, ba, peg. O sige, so ginawa ko. Maya-maya, narinig ng client. Sir, sabi ng client, baka pwede pang taasin ng energy ninyo kasi parang patay daw. Ay, putik. Mangyayari ito eh. Ang ending, alam mo, Mirza, peg yung boses ko, hindi pa ako natanggap. Oh my God! Oo. Kumuha pa sila ng ibang talent. Rejected. Rejected ako sa isang ad na ang peg ay boses ko. May kill fee naman. Meron, 500 pesos. Ano ba? Oo, 500. So, yung 500, pinambili ko na lang DVD sa Makati Cinema Square. So, natuto na ako after that. Na? So, yung mga sumunod na kumukuha, sigurado ba kayo? Sabihin mo sa producer mo, patay yung boses ko. Tapos sabihin ng boss mo, bakit para masyadong walang energy yung boses niya? Baka pa din tahatan. So, eto na nga. Ganun-ganun yung sinabi ko. Oo. Wala pa ako sa TV5 noon. May isang Pacquiao documentary sa Channel 7. Okay. Pacquiao. So, 2 hours na docu. Ang haba ng script. At sinabi ko agad to sa kumuha sa akin. Sabi, siguraduhin mo sa kanila, sabihin mo muna to. Napatay yung boses ko, boring, monotone. Baka hindi nila magustuhan. Hindi, sir, kayo po talaga yung peg. Sabi ko, sabihin mo ulit, narinig ko na yan eh. Narinig ko na yan. Sasabihin ng boss, hindi, sir, talaga, paglalaban po namin kayo. O, sige ah, okay. So, punta ako ng GMA, nag-voice ako. Okay. Okay, sir, good take. Eto na, after 2 days, nag-ring yung phone ko. Same person.
Obviously, hindi yon para, alam mo, hindi kumabaya, hindi siya tumatawag para bayaran ka, di ba? Kasi matagalan ang forever. Ito na. Sir. Yung hagod pa lang ng sir niya. Sir. Sir, kasi, ano, sabi ko sa'yo eh, sir, sorry, hihiya po kami, pero alam ko naman, pag hindi ko na-revoice yun, hindi ako babayaran. So, wala akong choice. Sinabi ko na mangyayari sa inyo to. So ako naman tong si Tanga, nag-revoice naman ako. So tinaasan ko yung energy. Cheerful! Cheerful! Pero sinabi ko na, alam mo sa totoo lang, sana kinuha nila yung mga taga-barangay LS, yung energy na ganun, di ba? Oh. Pero hindi ano yun. Parang, totoo to. Sana ganun, kunin yung ganong klaseng timber ng boses. So ginawa ko naman. At ang kapangyarihan na po kayo, mga ganyan. Ipupinainggan mo, alam mo hindi ako. Okay, so after two days, nag-ring yung phone ulit. Hindi pa tapos. Obviously, not to tell you that your paycheck was ready. Sir, yung mahabang sir. Sabi po nila, sir, hindi po natural. Baka pwede niyong bosesan ulit. Alam mo yun, nag-box. 2 hours yun, ha? Oh my God. Don't tell me ginawa mo pa. Ginawa ko ulit. Ako tong si Gago. Tsaka same kasi, sir. Same PF lang yun. Kasi sir, ano po, may mga changes din po din nagdag sa script. Sinabi ko na, hindi gamitin na lang yung una. Sir, nag-re-edit po. Oh. Anong ending? Anong ginawa product? Ano yung product? Hindi, Pacquiao Docu to. Hindi Pacquiao yung product. Docu! Oh, Pacquiao Docu. Oh my God. Mabuhay ang Pilipino. Parang kung ikaw dapat pang golf, di ba? Oo, golf ng BBC, mga ganyan. Oo. Kanya-kanya mo sila. But I'm sure after TV5, wala na. The lured brand na yan. Chos. Lagpas ng oras na tayo. May nanonood pa ba sa atin? Oo, meron. Are you still active with Dakila? Yes. Anong ganap sa Dakila ngayon? In light of everything that's going on. Anong may mga kayo? Ibang COVID-related, mga leadership trainings pa rin. Meron kaming medyo na-delay na project on cinema and activism, mga ganyan. Mga ganun. May mga niluluto kami na hindi pwedeng sabihin. Well, para sa bayan at ganap na demokrasya siya. Ganun. Anong, si, di ba alam ko lang, alam mo, kahawig mo ngayon si Kate Toral ba? Oo. Hi, Kate. O, tinan mo. Yung salamin, yung ganyan, bangs, hi, Kate. Oo. Hi, Kate. So, sino yung first guest mo, Mirza? Yung ano, mga Thundercat models. Sila no, wait. Tama. Ano pinag-usapan niya? Mga ano, nostalgia. Matanong ko, Mirza. I learned. Anong kaibahan ng mga models ng generation ninyo sa mga models ngayon? Ito naman, binabaliktad ng pagtanong. Ano ka ba? Conversation to. Iba na yung world. So, hirap i-compare. Iba na rin yung aesthetics. Iba na rin yung perception of beauty. Mas inclusive na ngayon. Diba? Ngayon, authenticity. Siguro nung time namin, medyo artifice kasi iba rin yung ideal, di ba? Parang aspirational. So, the same standards are getting flack ngayon. Like, yung Victoria's Secret as an aesthetic, di ba? Nagsara na yung Victoria's Secret kasi talaga? So many felt excluded, di ba? Parang all the body types. Paano na lang yung mga DOM? Ano riregala nila sa mga ano nila, chicks nila? Paano na nga?
Hindi ko alam. Oh. Anong regalo mo? Pero what is wrong with artifice? Di ba? It's just the times. Sabi ni Oscar Wilde, at hindi mababaw ang artifice. Ha? In fact, sabi ni Oscar Wilde, parang only shallow people do not judge by the surface because the surface is the most mysterious of all. Nakakaman. Mm-hmm. Diba? Oh. Eh kung nabuhay kaya siya ngayon, hindi kaya siya i-bash ng mga... Oo, nakikipag-away sa Twitter yun ngayon, sigurado. Body positivity. Mm. Diba? At least... Feeling ko cyclical din yan. Cyclical. Babalik, pa, babalik at babalik rin sa ano. Sino yun? Parang may pumapasok sa anino ah. Asawa ko. Hi, Andre. Oh. Mirsa, may tanong ako sa'yo. Ano yung pambaba mo ngayon? Bakit? Ano siya? Overall. Ah, overall. Oh, ang galing lang kasi nagbi-meeting tayo, di ba, na ano? Ikaw, anong pambaba mo? Patingin nga. Naka-boxers ako. Siyempre, hindi mo pwede makita. Huwag ka na lang tumayo. Oo. Ang galing. Eh, yung... Nag-broadcast ka. Komando ka lang eh. Sa hindi down naman. Para kang ano? Oh, ikaw. Para kang Mindanao. Para kang Mindanao. Commandos. Down there. So, di ba yung Dakila, ano siya? Philippine Collective for Modern Heroism. Hmm. So, what is modern heroism in these times? Especially right now. Anong, what do you want to impart to the youth? Oh, siguro yung selflessness, no, na kung ano yung extension pa rin ng konsepto ng Ikigai, ano yung sa kamagaling, gamitin mo yun. Magaling ka sa arts, yung talent mo sa arts, pagkanta, gamitin mo para mas marami pang makapakinig ng mensahe, ganyan. Ganun. Is that hard to impart when the alam leaders mo ngayon, or those in charge are not showing selflessness? Mas maraming lumalabas actually. Diyan ako masasurpresa, mas maraming lumalabas na mga batang bayani sa panahong to. Na gumagawa ng mga parang in their own little way. That's good to know. For example, ano yung mga hindi natin alam? Hindi natin alam, may mga nagwo-workshop using art therapy sa mga batang namatay, yung mga batang na orphan ng drug war. Oh, ganyan. Okay. Para i-express lang yung sarili lang. Yeah. Kasi, yun pa lang, ang bigat na ano, wala pa kanilaman ng COVID dyan. Ang bigat-bigat na topic nun kasi, either meron kang ni-raise sa henerasyon na punong-puno ng galit sa sa loob nila na lumalaki sila, gusto nila maghigante sa kung sino man gumawa na sa magulang nila. Kung hindi naman yon, meron silang unresolved issues na kahit tanggapin nila, oh, kaya nangyari kay tatay kasi yun, kasi masamang tao siya, sabi nung mga pumatay sa kanya. Either way, may ano pa rin yun. May bagahe pa rin yun sa kanya. Siyempre, may trauma. Pero alam mo, nag-uusap kami ni Rafi Lerma kagabi, yung magaling na photographer who covered the drug war, no? Karamihan daw sa mga bata, lalo na yung mga lalaki, pag tinanong mo kung ano gusto nila maging paglaka nila, gusto nila maging pulis. Kasi maghihiganti raw sila. Can you imagine? Oh my gosh. Magpapasok sila sa law enforcement. So, law enforcement for that yeah, tragic reason para maghigante. Nako. Oh God. Kaya nako maghigante. Marami-raming trabaho ang gagawin. Kailangan natin gawin. At least ang mga Gen Z ay woke. Totoo. Alam mo, yung docu na Aswang, di ba nag-crash yung ano noon? Kasi ibig sabihin maraming interesadong manood. Oo. Nung docu na yon. Oo. Ganon siguro din. Kaya kailangan sana magkaroon lagi ng art that is committed, media na may kahit maraming pa, iba-ibang nangyayari na mga balita, ang bottom line ay pinapaalala pa rin sa atin. Tama.
Oh, di ba? Before us ba nga, wala na masyado nag-pay attention sa drug war eh, sa mga bata. So oh, we have kasi, to keep... Oo, oh, merong ano, meron dapat hindi napapagod. Oh. Expressing and documenting and chronicling yun. The times. Yun. Para, yun. Since short ang memory ng mga Pinoy, kailangan ng mga correct. Pangpaalala. Oo. Kaya nare-remind tayo. Kahit hindi, kahit gano'n siya ka-uncomfortable. Oo. Kailangan may alalahanin ano, tayo. Oo. Kanta, drawing. Oo, kasi pag hindi natin in-address yan, mumultuhin pa rin tayo yan pagdating ng araw. Eh. Oo. And ano, in so many fronts. Tingnan mo, yung instrument kunyari na ginagamit nila sa ngayon, yung instrument na ginamit sa drug war, basta si same instrument na ginamit nung dictatorship na hindi sila nag-account. Oo. For their sabi na lang, eh, kasi instrument lang naman yun, yung yung sangay na yun ng gobyerno. Pero yung mga people in charge ay hindi sila napanagot. Kaya mangyayari at mangyayari pa rin siya. Walang accountability. Oo, hindi sila nanagot eh. So, eh paano yung mga, how do we combat the revisionism? Hopefully yung mga, wow, yung mga sinusulat mo, nilalabas mo, hopefully, hindi siya mabaon or palitan, di ba? Ang galing ng choreography nila ngayon sa social media. Talaga? Ang galing, oo. Ano? At pa yung ano, kung mapansin mo, sneaky sila eh. Kasi wala ka naman makikita sa mga bookstores. Mm. Wala sila sa bookstores. My God, Mirza, gumagawa sila ng mga libro, nilalagay na, dinodonate nila sa mga library. Mga propaganda? Oo. Or mga nasa revisionist history? Oo, na iba'y sinasabi na tungkol sa ano. Katakot, no? Balita ko sa North nga, iba yung history lesson. Hindi, matagal na yun. Matagal na yun. Wala na yung magagawa. So, as we speak, history is being revised. Oo. Ito yan. Oh my gosh. Ito yan. So, buti na lang, at least may mga teachers na still holding the line. Ang tanong, yung mga susunod na henerasyon. Di ba? Ganon eh. Parang kung bibilangin mo tayo nabuhay ka doon. Although, I mean, batang-bata ka pa doon. Pero sa mga bata ngayon, parang you might as well have been talking about World War II, di ba? Or panahon ng Kastila. Ang napaka-remote sa kanila noon. Ito pa problema ka namin, kunyari, sa TV. Pag visual medium kasi ang TV, di ba? Pag pag-uusapan mo kanyari, Marshall, ang footage lang namin, 6 or 5. Can you imagine? Ilang taon kasi wala na. Oh, tapos wala. Wala eh. Destroyed? Or... Wala na. Kasi diba, government control yung TV nun. Wala naman silang... Ah, oo nga. Yung mga negative na nangyayari, wala namang nilalabas. Wow. Nabubura talaga. Oo. Oh. Tapos, karamihan sa mga scholarly studies, napakonti-konti. Ngayon lang nilalabas din. Kasi sabi ng isang critic, un-inscribes pa rin hanggang ngayon ng martial law. Kumbaga, we're still only coming to terms with it. Tapos, pero, di ba, can you imagine, ilang taon yun after? Ganun. Wow. Parang nung, ano, I remember nung high school history book, di ba, Gregorio Zaide. Naalala mo yun? Oo. Si Zaide, medyo ano siya. Mali-mali yung history. And then pagdating sa UP, di Renato Constantino na. Ibang-iba. Ibang-iba, oo. I'm sure it's happening now. That is correct. Scary. Oh. Salamat ha. Ganda ng usapan. Kailan na sunod? Part 2. Part 2 ako, wala kang makuhang guest. Oo. Grabe. Salamat at pinakunlakan mo ako ngayong gabi. Thank you.
Thank you sa invitasyon. Namulat ang aming mga mata sa iyong... Kahit alam ko medyo bumaba yung prestige ng programa mo. Viral. Sino next Salamat mo? Salamat sa kakaibang pananaw at pagtalakay sa mga bagay-bagay na gumugulo sa aming mga isipan. Tumudugo na ilong mo. Next might be... Uy, magaling ako mag-Tagalog. Magaling ako mag-Tagalog. Baka ano lang... Sino next guest? Alessandra De Rossi yata. Oy, interesting din yan. Excited na ako. Interesting yan. Oh, so, sobrang piling-piling guest. Salamat ulit. Thank you, Mirza. Thank you, Lord. At sa limang nanood at nag-comment, salamat din. Thank you. Bye. See you soon, I hope, thank someday. Bye. Bye, everyone. This has been TikTok, and I'll see you very soon. Bye.